Magandang hapon, kabayan. So, welcome back. Welcome to my channel. So, ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa tindahan pa rin. About sa ating business, kung paano napapalago ang ating negosyo kahit maliit lang na puhunan. So, dati na videoan ko naman na dati yung capital, about sa capital, magkano ang capital ko. Unang-una. Kasi ito ang business namin talagang noon pa na una. Una kaming nag-asawa ng Mr. Ko. Hindi, nag-asawa na pala kami nung magsama kami. Ayun, may bumili guys. Naputol yung aking iniisip. Itong negosyo namin sari-sari guys is dati pa talaga. Kasi marami kaming pinasukang business. Negosyo pa rin yung pagtitinda ng lako. Pero syempre dahil sa Manila kami nagsimula, wala naman kaming sariling bahay doon, wala kaming sariling lupa. So, syempre kung saan probinsya nakatira Mr. Ko, dito umuwi na lang kami dito sa Davao kasi taga Davao siya. So, ngayon, kasi nagkapagsimula na rin kami ng sari-sari sa Manila, pero hindi tumatagal ba na uubos kasi walang ibang hanap buhay kasi so nauubos. Ngayon bago kami umuwi dito, nakapag DH din naman ako sa dati sa Taiwan, so mayroong kunting puhunan. So ang unang umuwi dito yung pamilya ko, Mr. ko, yung tatlo kong anak. Tapos nung pag-uwi ko, pinas kontra ko sa Taiwan, dumiretso na rin ako dito sa Davao. So, kaya sabi ko sa kanya na pag-uwi sa Davao, mag-business ka na lang kasi kasi may dumaan na mga kabataan, magulo ang aso. So, ayun guys, sabi ko sa Mr. ko na pag-uwi doon, mag-negosyo talaga kasi wala mang ibang mapagkukunan. So, ang sari-sari store. Namuna lang kami doon dito ng konti lang talaga. E syempre, nandoon pa ako sa Taiwan, so bali support sa konsumo. Nag-aaral ang mga anak. So, ayun guys, naputol kasi may mutang. Ngayon, ganun guys. So, nagtinda. Namuna lang na ng konti lang yata, 5,000, 6,000, ganun. So, ayun, hindi naman, marami namang bumibili kasi first kaming nagtitinda dito sa lugar na to. So, maraming customer. Ngayon, nagkataon naman yun, naka 1 year na, nagkataon may binibentang multicam. So, mayroon naman akong ipon doon. So, sabi ko pala, bilihin mo na para naiibang business. So, kaya kami nagkaroon ng multicam. Income ko yun sa pagdi-DS. Pagdi-DS kasi second hand, mura lang. So, pinaayos ang papers ako, lahat ang gumastos. Ayan, hanggang ngayon. So, ilang years ba bago kami nakapag-permit? Pinermitan ko na guys kasi mayroong sa mga inggit-inggit nga kasi may nainggit. Pinuntahan kami dito ng taga Bureau of Business Bureau. So, pinuhanan ganay pinakukuha kami ng permit, kumuha naman ako, walang dalawang isip. Tapos yung iba pinakukuha pero ayaw nila, okay na. So ganun man kaya, so patuloy ang panahon, taon-taon renew, mas maraming bumibili, dumadami din ang kakompetensya, marami ding nagsitinda. Pero sa tanan, ako lang talaga may permit dito. Okay lang na sa akin kasi kumikita naman, marami mang tao dito sa looban. Sa mga pricing naman, sa mga presyo, pantay-pantay lang. Minsan, mataas akong 50 tabos. Minsan, piso kasi nagbabayad naman tayo ng permit kasi. Pero marami pa rin bumibili kasi nga suki na nga. Papautang din ako. Papautang, minsan, dyan pa, pag yung mga pautang din, dyan pa, medyo, mapapasama kasi minsan mayroong hindi nagbabayad, nagkikisama kapitbahay mo, pinapautang mo, ang ganda ng pakikitungo, pero yun na nga sabi ng karamihan,
pag umutang sa iyo, pag sa pagbili sa iba, na utong na lang tayo, utong. Ganun, ganun ang ginagawa ay karamihan na dala. Ano, ano lang sa akin yan. Minsan, mayroong hindi nagbabayad talaga. Lalo na yung mga construction workers, kasi dito sa aming malapit, may nagpapagawa ng bahay. So, siyempre, hindi naman araw-araw nagkakapera. Umutang dito sa tindahan. Ang bayad, lingkuhan, ganun. E minsan hindi nagkakabayan hanggang sa hindi na nagpapakita. Ay nako, ang dami talagang ano, struggle, ang daming ano, kana yung mga palugi na style lagi ay. Pero todo pa sa lang yan sa akin kasi si padayon lang, patuloy lang sa pagtitinda. So so ang ano naman din yun, yung paano ko ba napapalago? Napabalago ko pa rin ang paninda ko kahit gano'n maraming utang na hindi nababayaran. Kasi pag sobrang bait ka kasi abusuhin ka naman. Pero minsan naman, pag yung hindi na nagsisibayad, hindi ko na talaga pinapautang. Hindi nakakabayo na isang linggo. Sa next na ano, hindi ko na pinapautang. Gano'n ang sale ko. Kunwari one week ng utang, tapos pagka Sabado hindi magbayad, wala mo ng utang. Gano'n talaga. Ayun, ganun lang. So, sa mga ang puhunan ko is dati maliit lang, so napapalago, ganun ano. Papalago. Ngayon, maghahanap sila ng mga, kaya dumami ang paninda, guys, kasi naghahanap sila ng mga bagay na wala ako. Si ako naman bibili sa hinahanap nila hanggang sa pag nandiyan na hindi na bumabalik. Kaya dumadami, 'di ba? Kaya dumadami ang paninda mo kasi ganun ang ginagawa. Bagay. May naghahanap naman ng mga bagay na hinahanap nila na mayroon na ako. Kaya dumadami, lalo na lang yung mga school supplies. O dumadami na yung school supplies ko. Mga bagay na hardware na mga gamit tulad ng bumbilya. O mga masking tape, mayroon na rin ako niyan, guys. Basta lahat na mga maliliit na bagay ba, mayroon na ako niyan. Sa mga repacking naman, yung nakakatubo ko naman laki yung mga repack na daan, yung sa palengke mo nabibili, di ba? Tulad nito chlorine, tulad nitong chlorine, guys, malaki ginansya, malaki tubo mo dito bumibili, kasi ang wholesale nila sa palengke ito 5 pesos mo lang nabibili, di ba? Sa inyo mayroon din yan, nakarepack na daan, no? Chlorine, ito anil, ito yung super white, yung oxalic, ganyan, di ba? Sa 5 pesos na yan, ano, ilan ang laman? 12. So, mayroon kang 7. Kaya, ganyan. Ganyan ang bintahan sa palengke. Depende sa klase. Marami ang bilit. Ito na nga. Tulad nito. 5 lang ang bili ko nito. Palengke. Pamintalisa, pamintabuo. Yung mga ganyan, mga pero yung bawang mahal talaga. Ang bawang, ang puhunan nila sa 12 is 10. Yung mga bulak saging, mga sa palengke, mga repack na dami. Minsan hindi ako nagre-repack kasi minsan ano na, busy na masyado ba. Busy na masyado, tapos yung mga asin, mga repack na doon ang binibili. Minsan bumibili ako ng kilo sa asin sa palengke, ako na nagre-repack ng tig 1/4, tig 1/2. Minsan tag 5, ganyan. Sa mga asukal naman, bumibili na ako ng repack na daan. Repack na yun, 1/4. Yung ganyan na. Ano lang talaga sa akin, guys. Yan ang aking update for today, guys. Kung paano napapalago ang ano ko. Malago naman. Sa totoo lang, malaking bagay ang sari-sari store. Tsaga lang talaga. Kaya nga ang daming vlogger na isa na ako doon na nagba-vlog about sa paninda para mainganyo po natin yung ibang mga bagong pamilya, mga bagong tubo na mga kabataan na mag-business. Ang anak ko nga, gusto ko mag-business na lang, hindi na mag-empleyado. Employee, kasi saan ba yung mayaman ang tao? Sa pag-employee ba? Hindi, di ba? Talagang sa business sila mayaman kung marunong ka umawak ng business. Hindi lang sa sari-sari store. Mga business na mabili.
anong klaseng business na mabili. Yung basic na pangangailangan, di ba? Pangangailangan sa buhay, itong sari-sari store. Dito na lahat eh. Di ba guys? Yan ang iniinganyo ko. Iniinganyo ko talaga sila lahat. Ang aking anak nga. Ang aking anak, may mga trabaho na nag-i-employ, nang-employ pa lang ngayon. Ganyan. Sabi ko sa kanila, mag-ipon na mag-ipon para mag-business. Anong business ang ano ngayon? Ang mabenta, mabili. Tulad niyang water business, di ba? Bigasan. Itong sari-sari store. Yan, mga restaurant or restaurant yan, mabili din yan. Karinderia, mabili. Makakalibre ka na ng pagkain. Kikita ka pa. Masaya naman. Basta sarapan lang yung luto. Diba? So, guys, hanggang dito na lang siguro kasi uulan na naman. Magliligpit mo na ako ng sinampay ko. Sana nagustuhan mo yung kwento ko ngayon, guys. About sa ating update sa ating sari-sari store. Kung paano bang dapat ang ating i-business sa ano bang dapat ang gagawin natin sa buhay, di ba? Minsan nahihiya nga ako magsasalba. Pero sinishare ko lang naman yung ano ko. Sinishare ko lang yung knowledge ko. Knowledge ko dito. Kung anong mga karanasan namin sa buhay ng mister ko. Struggle hanggang ngayon. Kasi wala naman kaming natapos. Wala kaming natapos. High school graduate na kami. Pareho ng mister ko. Pero nagtutulungan kami. Minsan nag-aaway. Siyempre hindi naman maiwasan. Tao lang man tayo. Minsan magka-misunderstanding tayo. Ganun lang, diba guys, no? Ngayon, kaya ako nakapag-vlog kasi wala. Ako lang mag-isa dito, tsaka yung dalawang aso. Mister ko wala. Tsaka makulimlim ang panahon, guys. Sige guys, sana magustuhan nyo yung story ko ngayong hapon. Sana, ano, yung hindi pa mag-subscribe kayo, guys, sa aking channel, guys. Sana huwag mo rin kalimutan pindutin ang bell para updated kayo sa akin. Sige guys, bye bye. That's all for today's. Salamat sa inyong pagtanaw sa aking video. Bye bye.